Buksan po natin ang ating Biblia sa Luke chapter 8, verses 1 hanggang sa 12. Luke chapter 8, verses 1 hanggang sa 12. Mag-start tayo sa verse 4. Nang magtipon ang napakaraming tao at dumating ang mga tao mula sa bayan-bayan, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga. Ang isang manghahasik ay humayo upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan, napagyapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa himpapawid. Ang iba'y nahulog sa bato at sa pagtubo nito, ito ay natuyo sapagkat walang halumimik. At ang iba'y nahulog sa mga tinikan at ang mga tinik ay tumubong kasama nito at ito'y sinagal. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagbunga ng tig-iisang daan. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, siya ay sumigaw, ang may mga tengang patinig ay makinig. Nagtanungin siya ng kanyang mga alagad kung anong kahulugan ng talinghagang ito. Sinabi niya, sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Subalit sa iba ay nagsasalita ako ng mga talinghaga upang sa pagtingin na hindi sila makakakita at sa pakikinig ay hindi sila makaunawa. Ngayon, ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang diablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Tapusin na lang natin hanggang sa verse 15. Ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galak ang salita. Subalit ang mga ito ay walang ugat. Sila ay sumampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubo ay tumalikod. Ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay. At ang kanilang bunga ay hindi umulan. At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtitiyaga. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Now, I originally intended to preach Psalm chapter 119 verses 1 to 8 this afternoon sapagkat inumpisahan ko pong tinarget lang na memorize ang buong Psalm 119. At kung tatanungin niyo kung gaano kahaba ang Psalm na yan, at ilang versikulo po yan, 173 verses yata. So at least man lang sa buong buhay ko po, ay meron akong target na ma-memorize ko yung Psalm chapter 119 na yan. If you will join me in memorizing that very long chapter of the Bible, you may do so. And we have the entire lifetime to do that as our target. We have the entire lifetime. Inumpisahan ko na po at memorize ko na po ang Psalm chapter 119 verses 1 to 8. 8 out of 173 verses. Kaunti na lang ang kulang. English taga? English. English. Anong verse? Nasbi. Okay. English. Pero dahil sumakit ang aking ulo kahapon at meron talaga akong lagnat, hindi sumakit sa kami memorize. Hindi na nabuhan lang talaga ng virus dahil ang aking lalamunan ay talagang nakasugat din para tonsillitis. Kaya marapatin ko muli na ibahagi sa inyo ang radio program kahapon na nag-ere doon sa Mindanao. After all, kung meron mang nakinig sa radio program na yon, siguradong meron dalawa mula sa ating kalagitnaan. Ang isa ay tunay na Bisaya at ang isa ay nakakaunawa ng Bisaya. Si Brother Lorenzo at si Brother Jordan po yun. Okay? So, napakasarap pong isipin
na marami po ang interesadong pakinig ng salita ng Panginoon. At alam po natin yun kasi nga sa may mga nag-text sa atin bilang tugon sa ating radio program. At hindi katulad ng small group Bible study na limited lamang ang nakakapakinig. Kasi limited lang. We are bound by geographical location. Ang pangangaral po sa radio, sa YouTube, maging sa Facebook, ay wala pong limit. May merong opportunity na mas malawak ang mga nakakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pero habang ginagawa natin ito, hindi rin natin maiwasan na itanong sa ating sarili, ano kaya bunga ng pangangaral ng salita ng Panginoon? Meron kayang bunga ito? Totoo na merong salita ng Panginoon na naihahasik sa maraming bato, hindi sila nagpapatuloy. Meron din naihahasik sa maraming tinig at dawag at hindi sila nagpapatuloy. Meron din naihahasik sa mataba na lupa at namumunga ang salita ngayon. Pero meron din naihahasik sa matigas na lupa, yung seed that fell by the wayside. Yun po ang pag-aalala natin sa hapong ito. Ang kondisyon ng puso ng mga tao ay iba-iba. Merong pusong matigas, merong pusong emosyon ang nagpapahirap. Na sila yung umiiyak-iyak pa pag nakikinig ng salita ng Panginoon. May paiyak-iyak pa, very emotional. Pero dahil walang katotohanan, hindi founded by the truth, pag dumating na yung mga pagyo sa buhay, ay tumalikot na sa Panginoon. Meron ding mga tao na unawaan ang Ebanghelyo, pero marami na kasing nag-occupy sa puso ay kayamanan, kasalanan, marami na nag-occupy sa puso, kaya ang salita ng Panginoon ay hindi rin nagkakabunga sa kanilang buhay. Pero meron mataba na puso, handa na makinig sa salita ng Diyos, at sa kanilang buhay ay nagbubunga ang salita ng Panginoon. Sa apat na uri ng lupa, isa lang ang tunay na nagbubunga ng kaligtasan, yung mataba ng lupa. Pero pansinin natin sa hapong ito, ang matigas na lupa, yung dinadaanan, yung wayside. Pag sinabi yung dinadaanan, yung lupa, ang dami na nakaapak noon. Talagang matigas na yun. At kung merong inihahasik na salita ng Diyos, hindi rin na ibabawon sa lupa dahil matigas ang lupa. At ang sinasabi ng teksto, agad-agad, hindi malinaw sa Tagalog, pero ang sinasabi ng teksto, right then and there, pagkahasik ng buto sa tabi ng daan, dahil matigas ang lupa, right then and there, may mga ibon na lumalapit at inaagaw ang salita ng Panginoon. Which according to the interpretation of Jesus Christ mismo, ay si Satanas, the seed represents the Word of God, at si Satanas ay siya yung pumunta kaagad, hindi na siya nagdi-delay, hindi na siya nag-aksaya ng panahon, pumunta siya kaagad upang agawin ang salita ng Panginoon. Mabilis niya itong kaagaw dahil matigas ang puso ng mga tao. At ito po ang topic ng ating pag-aaralan sa hapon ito, ang pagkilos ni Satanas habang pinapangaral ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi natin siya nakikita. Satan is also a spirit. Pero kailangan tandaan po natin na kahit sa mga oras na ito, ngayon mismo ay kumikilos ang kalaban ng ating kaluluwa, ang mortal na enemy ng ating Panginoon. At kailangan nating malaman din ang kanyang mga pagkadaan para hindi tayo mananatiling ignorante. Ang banal na Diyos ay nagtuturo sa pamamagitan ng ating teksto sa hapong ito. We will concentrate on verse 12. Please turn there once again. Verse 12 of our text. Luke chapter 8, verse 12. Sinasabi dito ang salita ng Panginoon. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay tumating ang diablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. So, una, pansinin natin ang punctuality ni Satanas. The punctuality of the devil.
Kaagad, sabi ng teksto, kaagad dumating si Satanas upang gawin ang salita ng Diyos. Pangalawa, pansinin po natin ang ability of Satan. Ang abilidad ni Satanas na agawin ang salita ng Panginoon. At pangatlo, pansinin natin sa teksto natin sa hapong ito, ang purpose ni Satanas, the devil's purpose. Malinaw, ang purpose ni Satanas ay ang agawin ang salita ng Panginoon. Pigilan upang hindi sila manampalataya at upang hindi sila maligtas. At ngayong hapong ito, habang pinapangaral ang salita ng Panginoon, dito sa pulpitong ito, kailangan nating tandaan na si Satanas ay kumikilos sa ating kalagitnaan upang pigilan na ang salita ng Panginoon ay tumubo sa ating buhay, sa ating puso. At magkabunga ito ng tunay na pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mga bata, mga teenager, mga matatanda, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Huwag nating ipahintulot na magtagumpay si Satanas maging sa hapon ito. Sana hindi maagaw ng Diablo ang ipinapangaral mula sa salita ng Panginoon. Tayo po muna ito manalangin. O Father, once again, we pray that you will help us. You will help your servant in expounding your word. And help also the congregation this afternoon to listen to your word with all intention. Merong concentration, Panginoon. Naway ngayon pa lang ay ilagay ninyo sa kanilang puso at isipan na huwag pahintulutan o huwag umayag na magtagumpay si Satanas sa kanyang pagana. Naagawin ang salita na ihahasik sa puso ng mga tao ngayon. Ito po ang aming sawa at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muna, pansinin po natin ang punctuality ni Satanas. Hindi na siya nag-asaya para ng panahon. The text says, pagkahulog mismo ng pagkahasik mismo ng salita ng Panginoon sa matigas na lupa. Right there and there. Pumunta si Satanas or pumunta yung mga ibon upang tukain yung salita ng Panginoon na naihasik. Did you napansin? Sinasabi ng ating teksto, right there and there. Then, the devil came to snatch the word of God from the hearts of men so that they will not believe and be saved. At yung sinabi ni Mark sa kanyang gospel, ay sinabi niya, Satan quickly came to snatch the word of God. Kung meron pong ano pong Tagalog ng mahilig mag-aksaya ng panahon, langanan yan sa Bisaya eh. Kung merong mapag-aksaya ng oras, kung merong mapagtumpik-tumpik na oras, tama ba? Hindi po si Satanas yun. Tayo yun. Meron tayong tendency na mapag-aksaya ng oras at panahon. Pero hindi po yun si Satanas. Sasabihin ni Satanas, no, not me. Not Satan. Hindi po siya kailanman nag-aaksaya ng panahon. He is very much punctual in snatching the word of God from the hearts of people. Right there and there. Si Satanas ay parang mga vultures. Sa Tagalog, buwetre, tama? Parang mga vultures, parang vultures si Satanas. Na kung mayroong kabel na namatay sa disyerto, magtataka ka, biglang lumapit ka agad yung mga vultures. Saan ba nagaling itong mga vultures na ito eh? Sa barayang tingin kanina, wala pa sila. But as soon as there is a camel in the desert na namatay, magtataka ka, nagsipagdatingan ka agad ng mga vultures, naamoy nila ka agad kung mayroong namamatay ng kamelyo. Si Satanas ay parang pong mga buitre. That as soon as the gospel is sown in the hearts of men and women, punctual si Satanas. Hindi po siya nag-aaksaya ng panahon. Pumupunta siya kaagad upang agawin ang salita ng Panginoon na nainasik sa pusong matigas ng mga tao. Alam ni Satanas na kung magstay pa ang salita ng Panginoon sa puso ng mga tao, magkakaroon sila ng chance na magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Magkakaroon sila ng chance na makapag-isip ng tama at magsisi at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang dahilan kung bakit napaka-punctual ni Satanas na pumunta
at agawin ang salita ng Panginoon na nailasing upang ang mga tao ay hindi na magkaroon pa ng pagkakataon ng makapagulay-ulay at makapag-isip ng tama sa mga salita ng Panginoon na kanila narinig. At alam ni Satanas na kapag ang message ng gospel ay parang nakakaantik ng dami na ng mga nakikinig, ayaw ni Satanas yun. Kaya hindi na siya nag-aaksaya pa ng panahon. Talagang bumubunta siya mabilis upang agawin ang salita ng Diyos na naihasig sa puso ng mga tao. Konting aksaya lang ng panahon ni Satanas, baka hindi na niya mapigilan ang kaligtasan ng mga nakikinig. Konting aksaya lang ng panahon. Kung ganun lang sana tayo ka-swift, no? Sa pagkilos, sa pananalangin, at sa paghahasik ng salita ng Diyos. Kung ganun lang sana yung attitude natin, na kung mayroong opportunity, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. We will open our mouth to proclaim the gospel to people. In sowing the gospel to people, oh, that the Lord will give us such kind of heart. Na punctual, mabilis, umilos, para sa kaharian ng ating Panginoon. Now, sa walang duda, may mga times na talagang bumubulong kaagad sa satana sa puso ng mga sa isipan ng mga tao. Diba? Nabasa natin sa Biblia na binulungan ni Satanas si Judas upang ipagkanulo niya si Jesus. So, mayroong mga direct whisper of Satan sa tenga ng mga tao upang maagaw niya ang salita ng Panginoon. Marami pang mga bulong si Satanas sa isipan ng mga tao. Itong mga bulong na ito para itong mga alay na kinakain ng salita ng Panginoon sa ating isipan at sa ating puso upang hindi ito magtagumpay. Tulad na ano? Mga blasphemy thoughts of blasphemy, mga lustful thoughts, mga alalahanin dito sa buhay, mga vain imaginations, mga pagdududa ng ating puso, mga doubts, mga vain things. Ito yung mga weapons ni Satanas na ibubulong niya sa ating puso at isipan. Ito yung mga paboritong weapons ni Satanas upang agawin ang salita ng Panginoon sa puso ng mga tao. At ang purpose po ni Satanas, upang ma-distract ang isipan ng mga tao from the gospel, upang mapigilan ang pag-produce dito ng tunay na pagsisisi at tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. At dahil sa Satanas ay hindi po omnipresent being. Alam niyo ba yung omnipresent? Yung present sa lahat ng panahon, ibig sabihin, kung nandito si Satanas sa Cavite, wala po siya sa Imus. Ang Diyos lamang po ang omnipresent. Di po ba? Kung natin isipin na si Satanas ay omnipresent, ay dahil hindi siya omnipresent, kumikilos siya sa pamamagitan ng kanyang mga demonic agencies. Marami po siyang mga demons scattered all over the earth. Now, am I talking sense here? Kasi nung pinag-usapan natin yung mga demons, salita ng demons sa YouTube internet, pinagtatawanan ako ng mga tao eh. Ah, naniniwala ka pa dyan, Jeremiah, pang kindergarten story lang yan. But now, hindi omnipresent si Satanas, kaya gumagalaw siya sa pamamagitan ng kanyang mga ahensya, mga demonic agencies. Itong mga demonic agencies naman ay hindi rin omnipresent, kaya gumagalaw din sila gamit ang mga tao o mga bagay o anumang pangyayari upang agawin lamang ang salita ng Panginoon sa puso ng mga tao. At alalahanin natin, si Satanas matalino po. Yes or no? Matalino, expert na ito. Matanda na si Satanas. Kung natin isipin na immature si Satanas, matanda na itong serpente na ito, itong dragon na ito. From the Garden of Eden, thousands of years ago, hanggang ngayon, expert na si Satanas na dumilati sa puso at isipan ng mga tao. Alam na niya, nasa saibo na niya tayo.
Totoo na si Satanas, hindi niya nababasa ang ating puso at isipan kasi ang Diyos lang ang mayroong kapangyarihan na gawin yun. Pero matalino itong si Satanas. Matalino po. At yung mga demons din yan, matalino din po. Kaya nilang gamitin kahit anong bagay kahit puspuro. Kaya gamitin ni Satanas upang i-distract ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kahit konsilyo, bolo, TV, Facebook, YouTube, Twitter, at iba pa, kayang gamitin ni Satanas at ng kanyang mga demonyo upang tuksuhin ang mga tao at upang maagaw ang salita ng Panginoon sa puso at isipan ng mga tao. For example, mayroong isang pastor na magaling na preacher. Magaling itong pangliwanag sa salita ng Diyos. Pero mayroon siyang mga manners sa pagsasalita na maaaring gamitin ng Satanas na ma-distract ang mga tao mula sa message. Example, magaling ang pastor magpaliwanag ng salita ng Panginoon, pero habang nagsasalita siya, mukhang mayroon siyang habit na lumalaki yung kanyang mata or lumalakas yung boses. May mga pastors din na mayroon white na kumukondo dito sa gilid. Wala na. May mga ganun na talaga eh. At habang nagsasalita, mayroon pastor na talagang bukang bibi, kumbaga expression na niya yung gumagano. Kumbaga naging manner na naging kahabit na. Kahit gaano ka-okay at kalinaw ng pagpapaliwanag sa salita ng Diyos. Dahil mayroon mga manners ang pastor na napapansin, ayun na, yung mga matitigas na puso, hindi na sila nagko-concentrate sa pakikinig ng salita ng Diyos. Naagaw na ng diablo mula sa puso ng mga tao. Doon na nag-concentrate sa manners ng pastor. Mga expression tulad ng okay, alright, yes, interesting. Yung mga ganun na mga expressions, may mga young people na nagbibilang na. Sinasabi ni pastor, okay, nagtatali na sila. Wala na. Naagaw na ni Satanas ang salita ng Panginoon na inayasip sa puso at isipan ng mga tao. Hindi na makafocus, o di ba kaya kung dumating na ang climax ng message, biglang may batang sanggol na umiiyak. At syempre, yung mga malambot na puso, yung mga fertile heart, ini-ignore nila yung iyak ng bata, di ba? Ini-ignore kasi nag-concentrate sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero yung mga matitigas na puso, doon na nag-focus ang kanilang isipan sa aso na tumatahol o sa motor na dumadaan o sa bata na dumadaan dito sa aisle. Doon na ang bilis na naagaw kasi nga matigas ang puso in the first place. Wala talaga silang gana na makinig sa salita ng Diyos. Nakuha natin? Kaya mag-ingat po tayo sa ating pakikinig kahit itong piling mata natin na pwedeng lagyan ni Satanas yan ng mala posporo na demonyo. Lalagay niya dito, I am speaking figuratively, upang habang nagsasalita ang pastor, gumagano ba? Ay, mag-ingat po tayo. That is just the very method of Satan na pero mo, nung nag-preach ako doon sa muli noong Thursday, pag-climax na, yung ini-introduce mo na ang gospel, biglang umiyak yung bata. And then I prayed in my spirit, Lord, restrain the child from crying. Salamat sa Panginoon, tumigil sa pag-iyak yung bata, pero umalis talaga yung yaya, dinala yung bata sa labas. Of all the times, bakit doon pa sa climax? Or nung nag-preach tayo sa Iligan, nung climax na, that we are now giving the challenge to people to repent of their sins and believe in Jesus Christ, biglang pumutok ang poste. O di ba kaya, nandun na sa climax ng message, climax, pero dahil ang kapitbahay ng church ay nagprito ng daing at bagoong, at ang aga mo ay pumapasok sa church ang aroma. Aroma ba mo tatawagin yun? Not for Pastor Steve. Wala na. Doon na nag-concentrate ang puso at isipan ng mga tao sa pritong tuyo at daing na nag-aapit bahay. Naagaw na ang salita ng Panginoon mula sa pusong matigas. Or di ba kaya biglang nag-ring si cellphone? At tumawag ang boss mo, importante,
importante, i-ignore mo yung message. Dahil ito ang mas importante, kailangan sagutin ka agad. Naagaw na. Or nasa climax ng message, bigla naalala mo ang payong mo na naiwan doon sa opisina. And Satan is very intelligent. And he does his best to snatch the word of God bago pa man ito mag-sprout sa puso at isipan ng mga tao. Now, meron bang mga preachers na hinahayaan ni Satanas? Yes. Yung mga malalamig na mga preachers? Yung mga preachers na mapagkunwari? Ay, pinababayaan lang yun ni Satanas. Hindi yung threat para sa kanya eh. Hindi banta para sa kanya yun. Pero yung mga preachers na sincero at masigasig sa pangangaral ng salita ng Diyos, minamanmanan ni Satanas yun. And he sees to it na inaagaw niya or maagaw niya ang salita ng Panginoon na naihasing mula sa pulpito. So yun po ang unang punto. Mag-ingat po tayo, kaibigan. Kaibigan, mag-ingat ka sa pakikinig mo. Be careful sa pakikinig mo. Huwag mong ipahintulot na magtagumpay sa Satanas sa buhay ko. Ikalawang punto, tingnan po natin ang kapangyarihan ni Satanas. Ang sinabi po ng ating teksto, subalit, pumunta ka agad sa Satanas at inagaw ang salita ng Panginoon na naihasig upang hindi sila manampalataya at maligtas. Hindi po sinabi ng Biblia na sinubukan ni Satanas na agawin. Sinabi pa sinubukan or pinagtangkahang agawin. Ang sinabi talaga, inagaw. Ibig sabihin, meron talagang kapangyarihan si Satanas na agawin ang salita ng Diyos. Madaling gawin lang yun ni Satanas. Madaling gawin ni Satanas kung ang puso ng tao ay matigas. For example, sa literal na buto na naihasik sa daan, syempre, nakikita ng ibon yun eh, na may buto doon. Di ba? Nakikita ng ibon. Pero pag ang salita ng Panginoon, ang buto ay talagang naipaon sa lupa, makikita ba ng ibon yun? Hindi, he would have difficulty. Double effort pa yung ibon. Dahil naiba ko na sa lupa. Dahil ang lupa ay very fertile, mataba, na alagaan ng maayos. Kung naihasik ang buto, hindi na makikita ng ibon. Hindi niya makita. Now, hindi po mahirap gawin ni Satanas ang pag-agaw ng salita ng Panginoon sa pusong matigas. Dahil alam ni Satanas na matigas ang puso, madali niya kagawin. Maaring intellectually, napakain pa rin ang kanyang utak, nakuha niya ang intellectual meat of the gospel. Pero ano bang pakinabang ng intellectual kung ang puso ay nananatiling captive ni Satanas? Kaya mga preachers, hindi lang utak ang pinupuno sa mga tao, pati ang puso ina-address higit sa lahat. So, naagaw na ni Satanas ang salita ng Panginoon mula sa puso ng mga tao upang hindi ito maka-sprout, upang hindi ito magkaroon ng luna. Pag kumikilos po si Satanas, seryoso po siyang kumikilos. Satan is serious in his business of snatching the word of God from the hearts of people. At sinisigurado ni Satanas na hindi siya kumapalpak. Katulad ng sinabi ko na kanina, matalino po si Satanas. Napaka-bright ni Satanas. Kahit siguro ipatumbay niyo utak ng mga pastors, i-compare sa utak ni Satanas, wala siguro kung makakapantay sa utak ni Satanas. Maliban na lang kung ang banal na espiritu ay kumilos at gulubin ang Panginoon ng isipan ni Satanas at siya mismo ay malilito kung ano ang kanyang gagawin. Katulad ng nangyari doon sa krus ng Kalbaryo, kala ni Satanas, nagtagumpay na siya. Only to find out na ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang pagkabuhay muli, yun pala yung kanyang downfall. Kasi kung alam na niya na yun ang kanyang ikapahamak, ay talagang tumawa na siguro sa nagpang na mapigilan ang crucifixion. Pero, nagpatuloy ang crucifixion. So, huwag nating maliitin ang utak ni Satanas, expert siya sa pagmanman sa atin, expert siya sa pag-analyze sa ating mga kahinaan at alam niya kung anong weapon ang ibababaw sa atin.
Dahil ilang taon na niya itong ginagawa. Buong mundo, hindi lang sa isang locality, expert na si Satanas sa pagtukso mula kay Adan at Eva hanggang sa kahuli-hulihang tao dito sa mundo. Pansinin po natin mga kapatid, mga kaibigan, si Satanas din ay isang napakagaling na theologian. Napakagaling na theologian sa Satanas. Ha? Kaya alam niya yung kanyang purpose that leads us to the third point. Magaling na theologian sa Satanas. Naunawaan ni Satanas ang doctrine of justification by faith in Jesus Christ alone. Kaya nga pinipigilan ni Satanas na magkaroon ng pananampalataya ang tao. Kumikilos niya because he's a precise theologian. Huwag natin maliit ang knowledge ni Satanas sa gospel. Alam niya na kung na ang kaligtasan ng mga tao ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Alam ni Satanas ang summary ng gospel. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Alam ni Satanas yun. Kaya pinipigilan ni Satanas na magkabunga ang salita ng Panginoon sa puso ng mga tao dahil alam niya ang tamang theology ng kaligtasan. At nagsusumikap si Satanas na taniman ng kayabangan ang puso ng tao na imbis na magtiwala kay Kristo, doon magtitiwala sa sariling kabaitan, doon magtitiwala sa sariling sikap, sariling mabubuting gawa upang iligtas ang kanilang kaluluwa. So what's the purpose of Satan? And that is obviously to prevent faith. To prevent faith upang hindi sila maligtas. Inaagaw ni Satanas ang salita ng Panginoon mula sa puso ng mga tao in order for him to prevent faith. Upang hindi sila manatili sa salita ng Diyos, baka sila ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Kaya sa lalo-lalo na sa mga kabataan natin na nandito, siguro ang ilan sa inyo, matagal na nakapakinig ng salita ng Diyos, ilang taon na? More than 20 years? Have your listenings of the gospel been in vain these past 20 years? Bakit hindi pa ito nagkabunga ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesus? E matagal na kayo nakapakinig ng gospel. Alalahanin niyo, kaibigan, kung sino ka man na matagal nang nakapakinig ng salita ng Diyos. Pero hanggang ngayon ay wala ka pa rin kay Kristo. Hindi ka pa rin nananampalataya kay Kristo. Alalahanin mo, si Satanas po ang nasa likod kung bakit wala ka pa sa Panginoon ngayon. Matagal ka nang nakakapakinig ng mensahe ng Ebanghelyo, pero hanggang ngayon, wala ka pa sa Panginoon. Na para masasabi natin, ang pakikinig mo ay nasayang. Kung nasayang man yan, sigurado tayo na si Satanas ang nasa likod. Bakit hindi nagkabunga ng tunay na pananampalataya ang salita ng Panginoon sa puso ng mga tao. So ang challenge po, nakakatakot mo, pinahintulutan mo pala si Satanas na magtagumpay sa buhay mo dahil hanggang ngayon ay tumatanggi ka pa rin sa pagsisisi sa kasalanan mo at pananampalataya kay Jesus. Ang challenge dito is buhay ka pa. Hindi naman sinasabi natin nagtagumpay na si Satanas sa buhay mo totally dahil buhay ka pa. Meron ka pang pag-asa. And the same challenge ang sasabihin namin sa iyo. Seek the Lord while He still may be found. Call upon His name. Meron pang pangako siya ng sino mang lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itatapoy. May the Holy Spirit touch your heart right now at ipakita sa puso mo na ikaw ay makasalanan. Ang puso mo ay instinct na umiibig sa kasalanan. Hindi mo kaya kitain ang pabor ng Panginoon para sa kaligtasan. Pero ang Diyos, mayaman siya sa awa at biyaya. Pinadala niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus Cristo. Siya ang namatay doon sa cross ng Calvario. Nagpadarak ng kanyang dugo
upang ang sino mang magtiwala sa Kanya. Kung ikaw man yun, magtiwala ka kay Jesus, ay hindi mapapahama kundi may buhay na walang hanggan. Yes, Satan has been successful in snatching the Word of God in your life these past 20 years or 30 years probably. But I should say, dahil buhay ka pa, hindi pa lubusang nagtagumpay si Satanas, meron ka pang pag-asa, kaibigan. Kaya, as long as it is cold today, come to Jesus Christ. Pagkabukas ay huli na ang lahat. Para po sa mga kapatiran, meron po itong kinalaman ko naya sa message kanina sa Sunday School. Dapat ninyong alalahanin na habang nangangaral ang pastor at habang nangangaral ang sino man, dapat ninyong alalahanin na matalino si Satanas at pwedeng gamitin ni Satanas, ang kahit anong bagay upang madistract ang mga tao dito sa church sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So ano yung mga practical application? Huwag ninyong ipahintulot na magpuyat kayo sa Saturday ng gabi. Di po ba? Kasi kung magpuyat kayo sa Saturday ng gabi, hindi na mahihirapan si Satanas sa pag-agaw ng salita ng Panginoon mula sa puso at isipan ninyo. Wala na kayong lakas na makinig sa salita ng Diyos. Kumakagod ka na kayo. Nakuha mo natin? Well, if I could be a medical doctor, I would advise na bawasan ang sugar. Kasi ang sugar po ang isang dahilan na tayo ay magiging antok sa ating pakiramdam. Di ba? Nakakapagbigay ito ng antok. And if I am a medical doctor, I'm talking about practical things here kasi pwedeng gamitin ni Satanas kahit ano-ano. Mga bagay na just to divert our attention. If I am a medical doctor, I would say that lessen your salt also. Kasi kung marami ang salt content sa katawan mo, ihi ka nang ihipunta, ka nang punta sa siyahan. So hindi lang ikaw ang nadidistract, nadidistract din ang mga kasamahan sa church. At isa pang practical application is put your cellphone in the silent mode. Pahirap lang gamitin na sa taras yung cellphone natin para maagaw ang salita ng Panginoon. Higit sa lahat, mga kapatid, mga kaibigan, hilingin natin sa Panginoon ang ating puso ay maging handa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Let us intercede. Hindi magtagumpay sa Satanas sa pagkilos sa puso at isipan ng mga tao habang ipinapangaral ang salita ng Panginoon. Madistract ang atensyon ng mga tao. Alalahanin natin lahat ng mga bagay, mga tao, pwedeng gamitin ni Satanas upang i-divert ang ating atensyon. Huwag ninyong ipahintulot na sa araw ng Linggo, habang kayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon, ay nagtatagumpay sa Satanas. Tulog ng maaga sa Saturday, palakasin ang katawan, manalangin, mag-intercede sa malayang pagkilos ng banal na Espiritu at iwasan ang mga bagay-bagay na pwedeng gamitin ni Satanas. Ang ating mga anak na maliliit, kung meron na silang pangunawa, Lunes pa lang, ay bigyan na ng instruction ng church and hindi playground. Ang gagawin ng church, ang gagawin ng bata sa church ay maupo, makinig, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Tigit sa lahat, sino ba talaga ang tunay na nagpapataba ng ating puso, nagpapa-fertile? It's the work of the Holy Spirit. Kaya balik pa rin tayo. Let's pray that God will soften the hearts of men and women, that the Holy Spirit will work in the hearts of men, quickening their dead souls, regenerating them, so that they will receive the Word of God with joy and gladness, that they will respond accordingly, repentance of sin and faith in the Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Hinihiling po namin na magiging careful kami sa aming pakikinig. Kahit anong bagay pa lang, kahit sino ay pwedeng gamitin ni Satanas upang maagaw ang inyong salita para sa amin. O aming Diyos, gawin ninyo kaming careful from now on and forever hanggang sa pagbalik ng aming Panginoon Jesus. Salamat po, Diyos. At naway, ginising ninyo ang konsensya ng mga kaibigan namin na wala pa sa inyo, mga regular attenders namin. Naway, makita nila
Kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa sila mananampalataya ay sapagkat si Satanas ay kumilos at nagtagumpay nga, pero hindi pa ganap ang tagumpay ni Satanas dahil buhay pa sila, meron pang pag-asa. Meron pang pag-asa na may ngayon na sila lumapit kay Kristo para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. In Jesus' name we pray. Amen.